medyo marumi na itong ating air filter. Maitim na. Hindi na nakakabuga siguro ng maayos, ano? Medyo madilim na. Hindi naman po siya pwedeng linisin. So 2 years naman din siya na. Mayroon naman nakasulat pala dito. May ibig sabihin yun. Ayan, parang mayroon siyang ano, no? 2022. From 19 to 2022 lang siya. So, ayan. So, original stock. Papalitan natin ng original din. Pero hindi na siya stock. Ayan. So, okay naman siguro to. So, malaking pagkakaiba. Green na green. Yan ang kaibahan nila. Buksan natin. So, ayan yung pagkakaiba nila. Ito yung papalitan natin. Ito yung bago. So, pareho lang naman. May nakalagay na Honda. Honda. Sa likod. Okay, mukhang pareho naman. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga number na yan. Pero sa tingin ko, goods naman siya. May Honda naman siya na logo. So, ayan. Tingnan natin kung magkas siya. Yun. So, ayan po siya. So, tinanong ko lang kung ano talaga ang difference. Mayroon kasing ganitong na kulay din. Ganitong kulay. Ganitong kulay na replacement. So, pareho sila ng parehong pareho yung ganito. Hindi naman pala. Pareho yung kulay pero malambot ito. Yun, matigas. Tapos, wala siyang guide. Wala siyang ganito yung isa. Bali, nagtanong ako, may 300, may 250, may 200. So, depende sa store na mapagtatanungan ninyo. Pero ito naman ay 300 siya. 350 original. So, syempre, ito tayo sa original. Ano? Avoid using fake kasi makina to eh. Makina ng motor mo to. So, this is for the long run na talaga. Ano? Long run na to. Matagal mo na to gagamitin. Yung motor na to nga pala ay 2 years na siyang ginagamit. Pero hindi naman siya nakakapag long run talaga. Hindi naman siya yung nakapag long travel. Pero, ayan. Madumi na talaga siya. As in, kahit anong tingin ko dyan. Kumbaga eh, kung sa ilong ng tao yan, may hirapan ka na huminga dyan. No? Punong-puno na. So ito, kita mo naman maluwag. Magaan pati siya. Ito, mabigat na. So, ayan. So ito kasi guys, ang base sa aking pananaliksik. O diba, pananaliksik. Merong washable na ganito. So, lahat ng mga nakita kong nagbablog at na-analyze ko din, totoo talaga na hindi dapat kayo gumamit ng washable. Bakit? Kasi yung washable, napapasukan pa rin siya ng kumbaga dumi. So, ang disadvantage pag napapasukan ng dumi, kasi parang ano ito eh, kumbaga parang ito yung ilong ng motor. Kumbaga sa tao, ito yung ilong, ito. Air filter. Dito niya hinigup yung hangin diretso doon sa throttle. Ngayon, kung halimbawang madumi siya, madumi ang iyong ano, ang kanyang hinihigup, kumbaga wala siyang filter, or yung filter na ginagamit mo ay kumbaga yung washable, lahat po nang na-check ko talaga na washable, ang complaint talaga nila for the long run ay yung throttle nila dumudumi talaga. So pag dumumi yung throttle body mo,
mas malaki ang gagastusin mo kasi siyempre tatanggalin to lahat. Ito yun, the total body doon. So parang kumbaga ikumpara mo na lang sa sarili mo. Kung kumbaga nasisinghot mo ay puro dumi, TV ang abutin mo. At least ito, cleaning lang. Pero sa presyo ng cleaning, TV rin ang abutin mo. Kasi mahal po yung magpapagano na. Unless mekaniko ka, marunong ka magano. Or kung gusto mong matuto sa tutorial ng YouTube, pwede rin naman. Pero yun, kasi may, pag nagbukas ka ng throttle body, tapos nag-cleaning ka doon, kailangan mo pang i-resit yung ECU niya. Kumbaga, hassle na sa'yo. So to prevent na mangyari yun, hindi ko naman sinasabi na hindi mo na kailangan i-clean ang iyong throttle body. I-clean mo pa rin yan, pero matagal pa. Kasi kumbaga, hindi naman siya nakakasinghot ng madumi pa. Okay, so mas maganda kung gumamit kayo ng original pang matagalan, or kung wala ka namang budget, gumamit kayo ng tawag nun, gumamit kayo ng replacement, pero huwag niyong patagalin siguro. Kung ito aabot ng mga 1 year, 2 year, di yun, mga siguro mga 6 months, ganun. Kasi nga, hindi niya nasasala masyado yung dumi. Isipin mo yung dumi na ito. Kung walang filter na sumasala dito, pupunta yung lahat ng dumi na yan, pupunta yan doon sa kanyang throttle body. So, may hirapan siyang huminga. Ang problema yung motor. Yun. So, ayun. Ang aking ibig sabihin dito, gumamit kayo ng original parts ng Honda. Pagdating sa mga ganito, sa mga makina. Kasi, makina na to eh. Kumbaga, pag may problema sa isang part dito, sa makina na to, problema ng lahat. Problema lahat. Kumbaga, damay-damay yan. Hindi ibig sabihin, nasira yung ito, nasira yung throttle body, napasukan yung throttle body, mamumroblema ka na nun, siyempre. Okay, so, yun lang po. Gumamit po tayo ng original part as much as possible. Kung mga 100 lang naman ang diferensya, gumamit ka na ng original. Okay? Sharing is caring. Bye-bye.